Inilabas po ng ating Philippine National Police ang mugshot nito pong si Apollo Quiboloy et al. At ito po ay blurred. Marami po ang mga netizen na talagang nag-react sapagkat gusto po nating makita kung ang dating Pangulong Ejercito Estrada nga, hindi binilurred yung kanyang mugshot eh. Sino ba itong si Apollo Quiboloy para i-blurred ang mugshot nito? Kaya salamat po dito po kay Secretary Benhur Abalos sapagkat mukhang dininig po niya ang panawagan po ng majority po ng mga Pilipino. Ipinakita niya po sa kanyang Facebook page ang mga litrato nitong mga akusado sa kasong sexual abuse of a minor and qualified human trafficking. Ito po sila. Isa-isahin po natin mga tol. Oh. Siya po si Silvia Semanyes. Co-accused po ito ni Apollo Quiboloy. Si Ingrid C. Canada. Si Crescente Canada. Si Jacqueline Roy. At ang pinakaugat ng lahat sa mga akusasyon sa kanila, walang iba kung hindi si Apollo Quiboloy, the self-appointed son of God. Mukhang hindi niya napa-stop yung paghuli sa kanya, no? But anyway, hindi naman po ito yung topic natin. Siningit ko lamang po yan kasi masaya po tayo na dapat walang kinikilingan. Hindi porkit kilalang tao ka, leader ka ng isang rehiyon, eh hindi na makikita ng publiko itong mga ganitong pagkakataon. Eh ang dating Pangulong Estrada, nilabas nila yung mugshot, di ba? Kaya dapat ilabas din. At salamat kay Secretary Benhur Abalos at inilabas niya ito pong mugshot nitong si Apollo Quiboloy at iba pa. Pero ang pag-uusapan po natin mga tol ay yung nangyaring world war sa pagitan po ng mga kongresista kanina. Sapagkat ang pinupunto po nitong si Congressman Dante Marculeta ay wala daw siyang pakailam kuno doon kung Bratinela ba si Sara Duterte, kung ayaw man nila kay Sara Duterte, pero irespeto daw po ng House of Representatives ang Office of the Vice President. Nataon lamang na si Sara Duterte, kaya mo pinagtatanggol ngayon yan. Ano? Kasi pinagpipilitan itong tuta ng mga Duterte na si Congressman Dante Marculeta na ipasa na yung budget na yan at hindi na kailangan pang pag-usapan pa dahil long time tradition na daw po iyan dyan po sa House of Representatives. But the difference now is kahit sabihin yung long time tradition yan, wala nga may isang representante mula sa Office of the Vice President ang nagpakita dyan. Tapos paano irerespeto yun ng ating House of Representatives? Ikukumpara pa nila sa Office of the President. Nandoon yung mga kawani ng Office of the President kasama doon siyempre sa pangunguna ng ating Executive Secretary kahapon na si Chief Justice, dating Chief Justice Lucas Bersamin. Dito wala, may isa. Ano yun? Basta na lang magpapasa ng budget proposal tapos ipapasa na lamang ng House of Representatives nang hindi man lang bubusisiin? Kung pinagpipilitan itong si Congressman Dante Marculeta na dapat igalang ang Office of the Vice President, dapat rumespeto din naman ito sa ating House of Representatives. They are all co-equal branch of the government. We have three branches, di ba? The judiciary, the executive, and the legislative branch of the government. If you want respect, show some respect. Respect begets respect. Ika nga. Walang respeto itong spoiled brat na vice-presidente ng Pilipinas ngayon. Bratinela talaga, sasabihin pa sa iba sa harapan ng kanyang mga followers, nagpa-interview pa ito na hindi daw siya Bratinela. Pero totoo naman Bratinela talaga. But before we proceed dyan sa pagiging Bratinela nitong si Vice Presidente Sara Duterte, panoorin po natin yung naging world war kanina sa pagitan po ng mga kongresista, particular ito pong si Dante Marculeta na I believe isang tuta ng mga Duterte. We have to get the opinion of the members. We have to get the opinion of the members. We have to get the members. Say the members. Say the peace.
Siya'y nagtatanong, tayo'y magtatanong. Ako, tatanungin ko kayo mga tol. Ito bang si Congressman Dante Marculeta sa paniniwala ninyo? Tuta ba ito ng mga Duterte? Paki-comment nyo naman kung yes or no. Yan naman ay paniniwala natin. Walang paninira rito. Tayo po'y nagbibigay lamang ng ating opinion at ito ay parte ng ating kalayaan sa pamamahayag. Tanong ko sa inyo, tuta ba ng mga Duterte itong si Congressman Dante Marculeta sa inyong paniniwala? Yes or no? Tuloy natin ang pakikinig dito. Ako sa totoo lang, wala na akong tiwala. Nung panahon na ito'y umatras sa pagkasenador, dahil ito'y alam niya matatalo siya sa pagkasenador, nawala na tiwala ako dito noon pa. Oo, kasi yung mga ganong tao, oportunista yon. Alam niyang hindi siya mananalo, kaya nag-back out sa pagkasenador, tapos sinigurado ang posisyon bilang kongresista. Kaya bumalik doon sa kanyang party list. Oportunistang tao. Hindi dapat pinagkakatiwalaan ng mga oportunistang tao. Oh, tama kayo. Ako naniniwala ako, tuta din ito ni Rodrigo Duterte o ng mga Duterte. Sabi ko mayroong tradisyon. Diba nasa demokrasyang bansa tayo? At bahagi ng demokrasya ang check and balance. Bahagi din ng demokrasya ang mandato ng Office of the Vice President, partikular ng Vice Presidente, na ipaalam sa taong bayan kung ano ang ginagawa sa kanyang pondo. Dahil dyan sa tradisyon nyo na yan, isa sa walang bahala ninyo kung ano yung nasasaad sa ating konstitusyon? Ano ba mas mataas? Yung konstitusyon natin o yung tradisyon nyo dyan
sa House of Representatives. Ngayon, kung ikukumpara ninyo, uulitin lang natin. Kasi kahapon, in 13 minutes, pinasa ang budget ng Office of the President. O, walang double standard. O, papayag tayo. E, sige, i-approve nyo yan. Pero paatinin ninyo yung mga dapat na umatendyaan sa budget hearing na yan. E, may isa walang dumalo sa Office of the Vice President. Maliwanag na pambabastos yun sa legislative branch ng ating gobyerno kung saan ikaw, Congressman Dante Morcaleta, ang nabibilang dito. Hindi ko mawari bakit mo kakampihan ang mga bagay-bagay na kung tutuusin, dapat doon ka sa isa pumapanig. Kaya ito, ang kadahilanan lamang na nakikita ko dito, tama kayo, tuta talaga ng mga Duterte itong si Marcoleta. This question never happened before. That is the one I explained to you. It was never, if that happened before, now, ang tanong ko po, bakit nangyari po nung nalangat, nangyayari na naman ngayon? You may not like the person. You may not like the person, but you have to respect. Weh, sinasabi mo lang yan kasi Duterte ang vice presidente. Sa tingin mo ba, kung si Lenny Robredo, for example, ang nakaupo dyan, gagawin mo yung pagtatanggol na yan? I don't think so. Huh? Hindi mo maikakaila yan. Kahit magtago ka sa sinasabi mong tradisyon na yan, Marcoleta, isa lang ang lumalabas ngayon sa harapan ng publiko. Tuta ka ng mga Duterte. The office of the vice president. That is all. Because that is guided by the tradition. Kahapon po, may gaya po na sinabi nila, wala nang pinag-alabi ng office of the president. And that is correct. That is in line with the tradition. Ngayon po, kung tinanong po kayo, are we discarding the tradition? And is this committee authorized to discard a well-kept tradition? So, then why are we intending to ask questions na naman at pinanawag nyo na naman po 00 dito? That is why, kung hindi po kayo makakasagot, madam, ang tinanong ko na sa inyo, I am now moving. Oh. Ipratin-pratin nila pa. Ayun na eh. Nag-move siya. Di ba? Nag-move siya to terminate the proceedings. Ibig sabihin, dapat may second in motion. Oh. Merong nag-second. Pero marami po ang nag-object to that motion. Nakita natin kanina yan, pero hindi ko na ipakita rito. Hindi ko maipapakita na sa inyo. Kung napanood niyo yung hearing na yan kanina, hanggang ngayon nagpapatuloy po yan, nakita natin. Objection, 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 objection. The chair now, dapat mag-rule. Oh, sino ang favor sa motion? Tatlo lang sila. Tatlo lang silang mga tuta ng mga Duterte ang nag-favor sa motion. 45 ayaw sa motion. Sino dapat masunod? Tradisyon o yung rules? Dapat rules ang masunod, hindi yung tradisyon. At dahil rules ang nasunod, ito na po ngayon yung pangyayari diyan sa House of Representatives. Nagpapatuloy po ngayon. At medyo masahirap siguro ito para kay Adjong kasi siya po yung nagpe-present ng budget po ng Office of the Vice President. Tapos yung pinapresent niyang budget, wala man lang may isang kawani mula sa Office of the Vice President. Kaya yan, nagpapatuloy po yan. Ano? At hindi na natin papanoorin yan. Aabangan na lamang po natin sa balita. Pero punta tayo kay Sara Duterte. Sabi ni Sara Duterte, hindi siya bratinela. Kanino ko ba napanood yun? Kay Thea Tan ba? Hindi ko matandaan eh. Sabi ni Sara Duterte, hindi siya bratinela eh. Pero dito kasi, post lang pala ito. Maganda sana yung video. Sabi niya dito, alam ng taong bayan na hindi ako bratinela. Oh, I remember now. Kay Sir Manny, kay Kuya Manny ko napanood. Ito. Panoorin natin itong vlog ni Sir, ni Kuya Manny, Tito Manny. Naimbag ng aldaw, malam, pabi, kada kayo aming kakamsat.
Ang sinabi ko po ay magandang araw, hapon, o gabi kung nasaan man kayo. Gusto ko lang pong bigyan ng reaction itong napanood kong video ni VP Sara at yung pahayag ng pagtatanggol ng kanyang BFF na si Aimee Marcos, or should I say Aimee Duterte. Anyway, huwag na po natin patagalin. Panoorin po natin itong video ni Vice President Sara Duterte. Sanay ako sa ganyan at alam ng taong bayan na hindi ako Bratinella o spoiled brat dahil kilala nila ako simula no ako ay nasa Davao pa. Naniniwala ba kayo dito sa Bratinella na ito? Nagsasabi na hindi siya Bratinella? Anak ng teting na yan. Ang hirap paniwalaan. Alam mo, kung ikaw ay hindi Bratinella, eh, so be it. Pero parang hindi yata bubuhatin mo yung sarili mo. Tapos mali-mali pa yung mga katwiran mo dyan. Panoorin natin patuloy, ha? Ay, mayor pa. Hanggang naging vice president ako, kilala ako ng taong bayan na hindi ko inaabuso ang aking power, ang aking authority sa lahat ng mga opisina na nahawakan ko. Testigo ko ang buong bayan na hindi ako isang spoiled brat. In fact, nung ako ay lumalaki, hindi naman ang mga kaibigan ko, hindi naman sila galing sa political na pamilya, sa mga mayayaman na pamilya, sa mga powerful na pamilya. Sila ay mga ordinaryong tao lamang at yun ang kinalakihan ko. Isang ordinaryong environment ng isang ordinaryong citizen ng ating bayan. Sa palagay ko, hindi lang sanay ang iilan na mga miyembro ng House of Representatives na hindi nila makuha yung gusto nila. Parang lahat ng sinasabi mo, talbog sa'yo eh. Hindi ka lang sanay. O, namatanong, kaya ayaw mong pumunta. At gusto nilang marinig na sagot. At hindi sanay yung mga iilan na mga representatives natin na sinasagot sila. Ikaw ang hindi sanay. Ngayon, sabi niya, wala raw siyang ginawang pang-aabuso. Anak ng teting na yan, panoorin niyo itong video na ito. Demolition operation. City Mayor Sara Duterte repeatedly punched the sheriff of the Davao Regional Trial Court, Abe Andres, during the demolition. Duterte had asked for a 2-hour extension of the deadline to demolish shanties, but demolition teams pushed through with their operation. This then led to a scuffle between the residents and demolition teams, prompting a fuming Mayor Duterte to attack the sheriff. Ganito pala itsura ni Sara Duterte noon, ano? Tapos ang layo-layo ngayon. Kasi ang itsura ni Sara Duterte ngayon, ganito na eh. Sara Duterte. Oh? Bakit nagkaganito mukha nito ngayon? Tingnan nyo. Mga tol. No? Ano yan? Dahil sa siyensya? Tingnan nyo yung pagkakaiba ng mukha niya noon sa kamukha ngayon. Oh? Anong meron? Ha? Epektibo ba ang, ano? Epektibo ba yung siyensya? Kasi ito yun noon. Tapos ito ngayon. Oh. Oh, hindi naman may kakaila. Maganda naman ngayon. Pero noon, kamukha ni Fiona eh. Kilala niyo si Fiona, yung leading lady ni Shrek. Kontrolado man, punta man, niya na may order ang Shrek na ikontrol niya. So, may pagkita sa proteksyon na namang. Ganyan ba ang hindi nang aabuso? Kaya balikan natin yung sinambit niya rito sa interview sa kanya. Pero basahin na lang natin yung teksto. Ganyan ba yung hindi nang aabuso? Alam ng taong bayan na hindi ako Bratinella o spoiled brat. Tatay mo nga, takot sa'yo, di ba? Sabi sa'yo ni Rodrigo Duterte, hindi kakaya ni Rodrigo Duterte. Sara Duterte,
hindi kaya ni Rodrigo Duterte. Tingnan nga natin kung nandito yun. No? Inamin kasi ng iyong ama na hindi ka kaya ng iyong ama. Pero di ko makita yung video eh. Di ko makita yung video. Ibig sabihin lamang nun, may something sa'yo. Tapos sabi din, sa post mo mismo, dapat paniwalaan ni Antonio Trillanes ang nanay mo. Kasi something like that, ano? Parang mayroong pagbabantang ginawa ito kay Antonio Trillanes eh. I could not remember anymore. Yun ay pagpapakita lamang kung gaano kakabrati nila. Oh. Dahil kilala nila ako simula nung ako ay nasa Davao pa. O sige, kung kilala ka ng mga taga Davao, so be it. Wala kaming pakialam. Simula nang ikaw ay mayor hanggang sa naging vice-presidente ka. Oh, doon ka mali. Hindi ka kilala ng mga Pilipino. Nakilala ka lamang dahil anak ka ni Rodrigo Duterte at higit sa lahat, kaya ka lamang namin binoto dahil nakasama ka ni Pangulong Bongbong Marcos. Hindi ka namin iboboto bilang vice-presidente. Kung hindi ka naging kapanalig ni Pangulong Bongbong Marcos sa binudol mong unity team. E totoo naman, binudol tayo nito eh. Kasi akala natin, ang unity team talagang kaisa siya doon sa pagkakaisa na panawagan ng ating Pangulo. Kaya nabuo ang unity team para sa pagkakaisa ng bawat Pilipino ayon sa ating Pangulong Bongbong Marcos. Pero iba pala kay Sara Duterte. Kaya pala binuo ang unity team para lamang manalo sa halalan. Hindi para pagkaisahin ng sambayan ng Pilipino. Sabi niya pa rito, kilala ako ng taong bayan. Nako, ang sabihin mo, kilala ka ng mga taga-Dabaw kung kilala ka nga talaga. Ha? Pero wag mong sabihin taong bayan kasi ang taong bayan, ito po ay binubuo ng lahat ng mga Pilipino. At hindi ka namin kilala. Kung kilala lang namin na ganito pag-uugali mo, di hindi ka namin ibinoto. Okay? Kilala ako ng taong bayan na hindi ko inaabuso ang aking power and ang aking authority sa lahat ng mga opisina na nahawakan ko. Talaga, what happened to 125 million pesos confidential funds that was spent for 11 days lamang? What happened to 12 billion pesos na nakita sa inyo na merong irregularidad ng Commission on Audit? What happened to those hundreds of millions of pesos na ipinababalik ngayon sa pera ng bayan dahil ito ay nakalagak lamang sa mga dormant accounts ba yun? Ayan, lahat sa pamumuno mo. Testigo ko ang taong bayan. Testigo ko ang buong bayan na hindi ako isang spoiled brat. Mali ka doon, Sara Duterte. Kung ang sinasabi mong testigo ay taong bayan, kitang-kita namin kung paano ka naging spoiled brat. Yung actuation mo lamang sa House of Representatives, eh, kung paano mo dinuro-duro yung mga kongresista doon. Kung paano mo sila harap-harapang binastos. Yun ay pagpapakita talaga ng pagiging bratinela mo. Kaya kahit anong sabihin mo, Vice President Sara Duterte, na hindi ka bratinela, hindi kami maniniwala sa iyo. Ha? Panoorin nga natin ulit ang balita kaugnay ng pagsasabi niya na yan na hindi siya bratinela. Ito yun eh. Ako, bratinela o spoiled brat. Ang budget ng Pilipinas ay hawak lang ng dalawang tao. Tinira mo pa pati si Speaker Martin Romualdez at si Elizalde ko. Gawain nyo ba talaga ito noon? Ano? Di ibig sabihin, kung naiisip mo ngayon na ang budget ng Pilipinas ay hawak lamang ng dalawang tao, si Speaker Martin Romualdez at si Congressman Elizalde ko, di ibig sabihin lahat ng naging speaker sa pamumuno ng tatay mo at yung chairperson ng Finance, tama ba, sa House of Representatives,
ay sila lang din yung may hawak ng pera sa panahon ng panunungkulan ng tatay mo? Ganun ba yon? Kasi logic yun eh. Tapos dahil hindi na ibigay sa'yo yung gusto mo, kaya sinasabi mo ngayon, isa sa dahilan nito, ang pag-alis mo sa Department of Education. Pero, sa huli, nagpapasalamat kami kasi umalis ka sa Department of Education eh. Wala kaming pakialam sa reason mo. Ang nakikita namin kasing reason talaga, dapat tanggalin ka na doon. Hindi ka lamang magawang tanggalin ni Pangulong Bongbong Marcos dahil merong respeto si Pangulong Bongbong Marcos sa pangako sa tao na dapat merong unity. At kapag siya ang nagtanggal sa'yo, eh parang binali niya yung pangako niya na yon, na unity. Eh buti na lang, nagkusa ka at salamat. Dahil sa loob ng panunungkulan mo sa dalawang taon dyan sa Department of Education, walang nangyari. Wala talaga, puro irregularidad ang nakita pa ng Commission on Audit sa pondo na ibinigay pinagkatiwala sa ahensyang iyong pinamumunuan. Tapos may gana ka ngayon magsalita na mga ganitong kataga. Ang kapal naman ng pagmumukha niyan. Magandang araw po, Madam Vice President. Una sa lahat, nagpapasalamat po kami sa pagkakataon na binigyan niyo po sa amin at makapagtanong po sa inyo. Pero bago pong lahat, ma'am, ano po bang dahilan at nabigyan niyo po kami ng pagkakataon na magpaulak po saka kami? Dito, hindi namin kailangan ng paliwanag mo sa ganitong uri na ikaw lang yung masusunod. Walang check and balance dito eh. Kasi programa niyo ito. Tatanungin ka. Pagka tinanong ka, syempre, aayon sa kagustuhan mo na maging sagot. Oh. Ang check and balance nangyayari sa pagitan ng dalawang branch ng ating gobyerno. The power of the first na ibinigay sa ating House of Representatives. Dapat yun ang na-exercise dito. Huwag kang magpaliwanag sa harapan ng publiko sa pamamagitan ng self-serving program mo na ito. Magpaliwanag ka sa pamamagitan ng pagsagot sa mga katanungan na ibinabato sa iyo ng mga kongresista. Doon mapapaniwala mo kami na ikaw talaga ay gumagawa ng tama sa iyong pamumuno bilang vice-presidente ngayon ng Pilipinas. Pero wala eh. Ang ginagawa mo, I forgo the opportunity to defend the budget of the office of the vice president by question and answer. Tama ba yun? Sabi ni Tito Manny kanina nung pinanood ko yung vlog niya na yon, eh 27 times mo daw binanggit yung mga katagang iyon. Ba? Nakakadismaya yon. Kasi ang iniisip ng tao, dapat tinatanong ka, sumagot ka. Bakit hindi nyo masagot? Simple lang yon sa aking paniniwala. Kaya hindi masagot kasi merong tinatago. Kung wala kayong tinatago, madali lang sumagot. Bakit hindi nyo maipaliwanag? Kasi may tinatago. Paliwanag nyo sa harapan ng taong bayan. Eto, gamitin mo tong programa na ito. Sige, kung gusto mo. Pero hindi eh. Lahat ng mga katanungan sa iyo rito, pinili nyo na lang din at napagandaan ninyo ang kasagutan. Oh. Ngayon mga tol, boboto pa ba kayo ng isang Duterte sa national politics? Ako, tama na. Isang pagkakamali lang naman ang nagawa ko. Boboto ako nitong vice-presidente natin eh. Napakalaking pagkakamali sa akin, nabudol ako. No? Si Rodrigo Duterte kasi hindi ko binoto. Etong si Sara Duterte, binoto ko ito at nabudol ako. Hindi ko na pahihintulutan na mabudol ako sa ikalawang pagkakataon ng mga Duterte kasama ng mga sumusuporta rito. Lahat ng mga politiko na sumusuporta dito sa mga Duterte, hinding-hindi ko iboboto. Sa ngayon, isa dyan itong si Senator Amy Marcos na parabang tinatakot pa ang mga kongresista sa kanyang post. Kamakailan, sabi ni Amy Marcos, nasa demokrasyang bansa tayo, tapos pipigilan mo yung proseso ng impeachment. Eh ang impeachment nga, bahagi yan ng demokrasya. To sabi niya, demokrasya. Oh, indeed, kaya may impeachment dahil nasa demokrasyang bansa tayo. Tapos gagamitin mo ang demokrasya na yan para protektahan lamang si
Sara Duterte. Sa mga nasa Kongreso, nagigil. Hindi ko iboboto itong si Amy Marcos, mga tol. Ha? Sana wag niyong iboto. Na magsampa ng impeachment case laban kay BP Inday Sara. Ito ha, sana maging malinaw ito sana sa atin lahat. Sana merong mga individual or private individuals na mag-file ng verified complaint kay Sara Duterte for impeachment. Hindi kinakailangan magsimula sa mga kongresista. Sapat na na merong individual or group of individuals na magsasampa ng impeachment case laban dito sa vice presidente natin. At sana mangyari yon. Kasi ito, gagamitin nila, tatakutin nila, 32 million daw ang bumoto kay Sara Duterte. Kung hindi ka ba naman anak ng teteng Senator Amy Marcos eh. Di ba? Yung 32 million na yan, karamihan po dyan mga PBBM supporters at mga loyalista. Kung hindi dahil sa aming mga PBBM supporter at mga loyalista, walang 32 million si Sara Duterte. Kaya hindi nakakuha ng 32 million si Pangulong Bongbong Marcos dahil yung mga ungas na supporter na mga Duterte bumoto instead kay Pangulong Bongbong Marcos kung hindi sa ibang pangulo. Diba? Merong kayong mga ginawang tandem, Isko Moreno, Sara Duterte, Lenny Robredo, Sara Duterte, Manny Pacquiao, Sara Duterte, Pampilo Lacson, Sara Duterte. O, nagkaipon-ipon yon kaya umabot ng almost 1 million lamang. Pero kung susumahin natin, ang totoo talaga na bumoto sa'yo, baka wala pang 15 million eh. O ipagpalagay natin na 16 na milyon kasi yun yung nakuhang boto ni Rodrigo Duterte. Pero doon sa 16 na milyon pa rin na yun, ang dami pa rin doon mga loyalista. Kayo na mga loyalista. I'm sorry to say this. Totoo naman, nauto tayo ng mga Duterte eh. Ako, nauto ako ni Sara Duterte nung binoto ko siya. Kayo na mga loyalista, nauto kayo ni Rodrigo Duterte nung binoto nyo siya. Aminin natin yun. Nauto tayo ng mga Duterte at huwag tayong magpapaulit na mauto muli. Sa darating na May 2025 senatorial election, dapat walang Duterte at even mga supporter nito makabalik diyan sa Senado. At sana mangyari ang impeachment na ito kay Sara Duterte. Sa impeachment ni Sara Duterte, paumbayan ang mananalo dito. Bakit? Mawawala ang banta sa posisyon ng ating Pangulong Bongbong Marcos. Mawawala ang mistulang, sabi nila agila daw, pero parang kwago yata ito, sabi nung iba. Na kung kumain ng confidential funds, napakalakas. Mawawala na yan. Sa bagay, wala namang confidential funds na yata ngayon yung kanyang opisina, no? Pero yung paulit-ulit na ginagamit ang pondo ng bayan para lamang isulong ang kanyang interes, partikular yung 10 milyong piso na halaga ng libro kung saan siya ang sumulat, mawawala na yung mga ganong pagkakataon. Mawawala na yung redundant na public service na pwede namang ipagkaloob ng ating Department of Transportation katulad ng pagkakaloob ng libreng sakay, pwede namang ipagkaloob ng ating Department of Social Welfare and Development like medical assistance, financial assistance at iba pa. Oh, inuulit lamang ng Office of the Vice President eh. Ano ba ang purpose? Para sumikat siya? Para makilala ng tao na matulungin at the expense of the money ng taong bayan? Ha? Mali yun. Wala sa mandato ng Vice Presidente ang mga ganung bagay. Yan ay malinaw na panlilin lang para mabola kayo sa darating na halalan at huwag tayong magpapabola. Hanggang dito na lamang mga tol. Maraming salamat po sa inyong lahat. Lagi po nating tandaan kung ano ang tama at dapat doon po tayo. Keep safe. See you always. Bye for now mga tol.